si Jawo, si Bata, si Django, at si Mikey. Ilan lamang sa mga idol natin sa sports na akin ng naka-one-on-one. Sana tinawagan na kayo kapag basketball sa Pilipinas ang pinag-uusapan, may isang barangay na hindi pwedeng hindi mabanggit. Ang Barangay Ginebra. Wala! Barangay Ginebra wins it! PBA history! At kapag pinag-usapan ang Barangay Ginebra, hindi pwedeng hindi rin mabanggit ang alamat nito. Tinuturing na living legend si Robert Jaworski o Jawo. Taong 1997 nung una kong nakapanayam si Jawo habang siya ay nasa practice. Ilang bagay ang aking nalaman tungkol sa kanyang pagkatao. Ako'y malapit na sa ubad. So wala akong, they just see me as I am. Pati na ang tungkol sa kanyang estilo ng paglalaro. Ang larong ito is maghanap ka ng pagkakataon para malibre ka at para makashoot ka. Sa isang pambihirang pagkakataon, naimbitahan kami minsan sa mini reunion ng mga dating teammates ni Jawo. Actually, just being here in this court reminds me of so many good times, no? The camaraderie that we shared was something that you can't compare. I mean, look at us up to now, we're like brothers. Coach, what does it feel like na makikita mo uli yung dati mong mga teammates? Actually, I've been planning to put these guys together, but let's face it, they're all involved in so many activities. Naging senador na't lahat, pero mukhang hindi pa rin maalis-alis ni Jawo sa kanyang dugo, ang basketball. Basketball, needless to say, Coach, yun ang first love nyo, always. Well, I would love to say that, and that love will never die. Isa sa mga nakilalang mukha sa sport na equestrian, si Mikey Cojuangco, na naging manugang ni Jawo. Mikey Cojuangco Jaworski with a rustic rouge. South Asian Games noong taong 2002 sa Busan, South Korea, nangulelat ang Pilipinas. Mabuti na lang at sa huling araw ng Asian Games, nasungkit ni Mikey ang pinaka-minimiting gold medal. And that was the winning form of Mikey Cojuangco Jaworski, winning the gold medal for individuals. Mikey, anong pakiramdam maging winner to be a gold medalist? Ang weird kasi ang tagal kong pinaghirapan, ang tagal kong pinangarap, ilang beses ko nang napanaginipan. Pero nung nandun na, parang, andito ba talaga ako? Parang wala na akong masabi or maisip, kundi magpasalamat na lang. Mukha mang glamorosa ang dating ng mga equestrian katulad ni Mikey, dugot pawis ang kanilang puhunan. 6 o'clock, gising na kami. 7 o'clock, nagpapakain kami ng kabayo. Tapos hinintayin namin silang matapos. Mga 8:30 or 9 o'clock, naglilinis na kami ng kwadra. Lahat nun, tatanggalin namin para lahat ng dumi, maalis namin. Lahat ng basa dun sa loob doon, tatanggalin namin para hindi bumaho yung kwadra. You have a bent finger? Yeah. May na-tear daw ako na tendon or ligament somewhere here. Ito yung first. Sa sobrang pagmamahal nga ni Mikey sa kanyang mga kabayo at sa kanyang napiling sport, hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang nadisgrasya. Kasi noon wala akong pakialam kahit anong kabayo sasakyan ko. Kahit yung mga kabayo sila ulo sasakyan ko. Noong ikinasal si Mikey at nagkaanak, pansamantalang natigil ang kanyang pangangabayo. Pero hindi siya tuluyang tumigil sa minahal na niyang sport. Mikey, what is it about horses? There's something about horses na parang naakit ako. Yung ganon, gusto ko yung inaalagaan ko sila. Gusto ko yung nakikita ko yung loyalty nila sa akin. Siguro gusto ko na rin yung pakiramdam na isa tong malaking hayop, pero kaya kong amuin. Gumawa rin ng kasaysayan sa billiards ang dalawa nating kababayan. Una
na siyempre ang kinikilalang The Magician, si Efren Bata Reyes. Bawat kumpas ng kanyang tako, magic! Bata pa lang daw si Mang Efren nung natutong magbilyar. Dati raw kasi siyang spotter o tigaayos ng bola sa bilyaran. Sa kabila ng kanyang katanyagan, nanatiling simple at abot kamay ng lahat si Bata. Sa kanyang bahay, nakakamiseta, pantalong maong at tsinelas. Kapansin-pansin din na ni isang mesa ng bilyar, wala sa kanyang bahay. Inabutan ko siya sa kanyang paboritong tambayan sa Angeles, Pampanga. Kinakabahan ka eh. Bakit nyo nahiligan yung tumama ng mga bola-bola? Eh, gusto ko nang matuto noon. Simula kasi nung 8 taon ako, nakita ko na sa mga naglalaro nakikipagpistahan. Eh, gusto ko rin magkaroon din ng pera noon. Bakit ang dami nyo napanalunan? Parang hindi kayo nagbabago? Eh, bakit mananalo? Anong pagbabago ang gagawin mo? Kung ano yung nakita mo nung araw na apron, yan pa rin ang apron nyo. So ba yung magic yung tako? Hindi, sa kanila yan, magkakaroon ng magic ngayon yan. Ito. Pinagtiyagaan pa niya akong turuan. Sa sport na wala akong kaalam-alam. Iwan, yun ang titry mo, ha? Sport din niyang sinagot ang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Mga Efren, huwag kayong magagalit, ha? Wala na yung ngipin ko, nandun na sa Northwest. Ayaw yung magpalagay talaga ng ngipin. Ano yun? Istorbo yun sa paglalaro. Ah, talaga? Oh, kapag naglalaro ko, lagi ko nakakaganto. Lagi, siyempre, sa kakaisip mo, lalo na pag simbalik ko, magagalit ko pa, makakagat mo pa to, lalo masasaktan. Ang galing, oh, hindi ko pa natatanong, sinagot yun. Kung may Efren Bata Reyes, meron ding Django Bustamante. Siya ang kinikilalang pinakamagaling sumargo sa buong mundo. Nakilala sa kanyang behind the back shot at kalkuladong pagtira. 10 taong gulang pa lang daw si Django nung naakit siya ng bilyar. Taong 2002, nung napabilang si Django sa kupunan ng Pilipinas, na tumulak ng England para sa 2002 World Pool Championship. Pero nasa kalagitnaan siya noon ng kompetisyon nung nakatanggap ng balita. Namatay ang 7 buwang gulang pa lang niyang anak na babae. Dala na rin ang kawalan ng focus dahil sa sinapit ng kanyang anak. Hindi na iuwi ni Django ang kampyonato sa nasabing torneo. Paano mo nagawa na makapag-concentrate pa rin dun sa laro mo kahit may mabigat kang dinadala sa dibdib mo? Iniisip ko na lang, oh, kako, kung mananalo ko, ialay ko sa anak ko, tapos sa mga kababayan natin, yung title. Nung nakabalik siya ng Pilipinas, diretso siya sa lamay ng kanyang anak. Hindi na tuluyan pang napigilan ni Django ang lumuha nang makita ang kabaong ng kanyang munting anghel. Let's get ready to rumble! Ang manlalarong naglukluk sa Pilipinas sa larangan ng international boxing, walang iba kundi ang pambansang kamao, Manny Pacquiao! Parang kailan lang, bagitong boksingero si Manny nung nakilala ko sa Jensan habang ginagawa ko noon ang dokumentaryong Kamao sa Eyewitness. Look at this man. Matalipas ang ilang mga suntok at bigwas na sinaksihan ng buong mundo, ang prompting anak ng Jensan naging alamat. Nag-sink in na ba sa'yo na ikaw ang one of the hottest sports heroes ng ating henerasyon? Alam mo, gusto ko natural lang eh. Simple lang ako. Simple lang ako. Ganito lang. Pareho lang tayo. 2008, nung binisita ko si Pacman habang nagtitraining sa Los Angeles sa California. Naghahanda siya noon para sa bakbakan nila ni David Diaz.
Ito ang Wild Card Gym dito sa Los Angeles kung saan nagtitrain si Pacquiao. Dati maliliit lang yung pictures niya dito. Ngayon, isa na siya sa mga ano, pang ano nila, bandera nila dito sa gym na to. Kahit matamlay noon ang kanyang pakiramdam, tuloy ang training. Hi Manny, kumusta? Meron ka mga, syempre mga sinasabi mo sa sarili mo para matiis mo lahat. Ano sinasabi mo? Always think positive na, I mean, I have to do this, I have to do that because of my ambition like that to my family. Yung pangarap mo, dream mo sa pamilya mo na mabigyan sila ng magandang buhay at makapagbigay ka ng karangalan sa ating bansa. Pero lahat ng mga paghihirap ni Pacquiao, nasuklian ng sunod-sunod niyang mga panalo. At ngayong Nobyembre, haharapin naman niya ang tinatawag nilang Tijuana Tornado, si Antonio Margarito. Wala! Barangay Ginebra Wilson! Idol natin sa sports na akin ang nakapanayam, nalaman natin ang kanilang tagumpay, pati na ang kanilang pagkabigo. Gayunman, nakahugot tayo sa kanila ng inspirasyon na wag susuko sa pakikipagbakbaka sa buhay. Ng buhay, lahat gustong manalo. Pero kung minsan ang tagumpay hindi nasusukat sa kung sino ang nagkampyon. Dahil ang pagkatalo pwede ring maging inspirasyon para bumangon muli at subukang manalo. Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga ibinalita ngayon, mag-log on po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Para po naman sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin, mag-email lamang po sa kmjs@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. At ito lamang po ang Facebook account na opisyal at otorisadong nasa aking pangalan. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo,